Gagawa ako ngayon ng maraming 100 pieces na face shield para ipamigay po sa hospital. Take note, hindi po ako nagbebenta nito. Pamimigay ko lang po ito. So, since wala talagang mabilhan, like establishment, sarado lahat, groceries and banks, banko lang ang bubukas, nagpost ako sa Facebook na kung sino yung mga may-ari ng stores na mayroong mga acetate, please contact me, ganyan. So, nakakatawa ng puso and meron namang nag-reply and yun, nag-donate agad siya ng 100 pieces. So, natutuwa ako. So, willing po ako mag-accept ng mga donations ng acetate at willing din po akong gumawa as long as may materials po. So sa panahon ngayon, kailangan natin magsama-sama, magkaisa at ayun, para ma-fight yung COVID-19 na ito, para ma-fight yung virus na ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin. So, let's go! So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng face shield. So ang una nating materials is meron tayong acetate. So we have acetate. Meron din tayong puncher na dalawa. So ito yung puncher na to is yung pambutas. So dito natin ibubutasin yung face shield natin at saka yung gagamitin natin foam niya para mas matibay. And ito naman yung panglock niya. So ayan. So meron din tayong mga eyelets. Ayan. So may gold. Ito yung eyelets na gagamitin natin. Merong silver, meron ding black. Ayan. So, pasensya na kayo sa kamay ko ha. Kasi kanina pa ako gumagawa eh. Ayan, so. And then, may gunting. So, unang tayong foam. Nakat ko na siya actually. So, ganito lang siya kalaki. Pwede rin ganito ka ang size niya. Ayun! So, ito yung foam niya. And then, meron din tayong double-sided tape para sa gagawin natin mamaya. So, ayan. Muna natin gagawin, gumawa muna tayo ng pattern. So, nakagawa na ako ng pattern ko kanina. So, gugupitin natin siya uli para lahat is pare-pareho sila ng sukat. Ito na yung pattern ko, ginapit ko na siya para maging oval siya. So, ang size natin is A4. So, pag nagupit mo na, then, meron tayong foam dito. Ayan, so gugupitin natin to. Hindi ko lang pala tawag. Ayan. So, butasan natin siya. Ito na siya. Medyo maliit kasi yung bilog ng puncher ko eh. Hindi ka siya yung eyelet na ilalagay ko. So, kaya dinoble ko yung punch niya. Saka natin to ilalagay. Itong eyelet. Talagang dumi na ng kamay ko, no? Kanina pa kasi ako gumagawa. So, ayan. Pinasok na siya. And then, gagamitin natin to. Pang-lock natin. Ito siya. So, ganito lang siya. Yung matulis, may ganyan. Ito yung ilalagay mo dito. So, ayan. Pasok mo siya dyan. And then, i-punch mo siya. Voila, ito na siya. Sa kabila, ganun din ang gawin mo. So, gawin na din na. So, garters, please. So, ito na yung garter natin. Medyo mag-adjust kayo or lagyan nyo ng allowance yung garter kasi iba-iba yung size ng ulo kasi ng tao, of course. Merong payat, merong mataba, of course, diba? Ayan, tali nyo lang dito. And then, ito. Hala, ba't nakakit siya? Oh no! Mabi kasi! Ayan. And then, ilalagay natin yung foam. Foam naman. Ting. Ayan. So, da-da! Voila! Ito na yung ating face shield. Diba? Ganito lang siya ka-easy. Kasi pwede siyang ma-fold ng ganyan. Oh, so. Actually guys, itong face shield na ginagawa ko. Ginagawa ko to is it's for free. Hindi ko po ito binibenta. Kasi
panahon ngayon, kailangan magtulong-tulungan tayo, di ba? To save our life, to save the life of many. So magandang nagtulong-tulungan tayo. So anyway, tapos na po ako. Bye!